Marcos 3:20-35. Pag-uwi ni Jesus, muling nakatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaaliyan siya ni Beelzebul, ang prinsipi ng mga demonyo. Ito ang nabigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila na ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang sasakupan ng isang kaharian, hindi manatili ang kahariang iyon? At kapag naglaban-laban ang magkasambahay, hindi manatili ang kasambahayang iyon? Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang kanyang bahay na iyon. Tandaan ninyo, itong maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kanyang kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsasabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Yun yung gospel sa Sunday. Next, unang pagbasa, Genesis 3:9-15. Genesis 3:9-15. Ba't kaya masyado siyang ano? Nine, datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako na marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagpapawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natukso kumain, tugon naman niya.
Inihayag ng Diyos ang kaparusahan at sinabi ni Yahweh sa Ahaz, sa iyong ginawa ay may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol ko'y gawad at alikabok ang pagkaing dapat kayo ng babae laging mag-aaway. Hanggang dun lang. 15. Next natin is Corinthians 4 to 15, Galatia, Marcos, to Corinthians 4:13 to 15. Dito 13, sinabi ng ito yung pangalawang pagbasa. Sinabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng kayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya, sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Diyos ang siyaring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin ng kanyang sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya, nabubuhay sa pananampalataya. Kaya't hindi ako pinaghinaan ng loob, bagamat humina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bagya at pandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang mga toldang tinatahanan natin ngayon ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit. Hindi nasisira isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating hanggang 1 pala. Amen.